Magandang araw! Welcome to my channel! And for today's video, samahan niyo ako magluto ng pininyahang manok! So, ang una ko palang ginagawa sa mga karne na kahit na anong karne niluluto ko ay pinapakuluan ko muna sila. Tapos, ang unang kulo niyan, tinatapon ko. Saka ko siya ginigisa at iniluluto talaga. Nakasanayan ko na ganun yung ginagawa ko sa kahit anong karne niluluto ko. Meron ba nakaka-relate sa inyo sa akin? Ang mga sangkap nga pala na gagamitin natin ay potato, carrots, bell pepper, pineapple tidbits, at evaporated creamer. So, gagamit ako dito yung Alaska na dilaw. O ayan, balatan lang muna natin ang ating patatas. At sinunod na rin natin ang ating carrots. Pagkatapos ay hihiwain natin ito ng pa-cubes. Ayan, medyo mas malaki-laki ng konti yung hiwa niya compare sa menudo cut. Tapos ayan, isunod na rin natin ang ating patatas. Hiwain na rin natin ang katulad na size ng ating carrots. Isunod na rin natin ang hiwain ng ating mga panggisa, ang bawang at sibuyas. Red bell pepper nga pala yung ginamit ko sa pagluluto ko dito kasi walang available na green bell pepper. Pero kung merong available, mas okay siyang gamitin. So tinanggal ko lang yung mga buto tapos iniwa ko lang dito ng mga maliliit. At iyan na nga, kumulo na yung ating chicken. Hahanguin ko lang yan tapos itatapon ko yung unang pinagkuluan niya. Medyo magastos sa gasol, no? Pero feeling ko talaga mas malinis ang chicken kapag ganyan na pinakulo ko muna siya bago ko siya lutuin talaga. Sa parehong kawali, magpainitan tayo ng mantika, tapos iprito natin ang ating carrots at patatas. Kaya natin ipiprito tong carrots at saka patatas para hindi siya maging malabsa mamaya kapag pinakaluan natin siya. Ayan, ipiprito lang natin siya hanggang sa medyo maluto-luto na siyang bahagya. Tapos, igigisa na natin ang ating bawang at sibuyas. So, bahala ka na kung anong gusto mong unahin, kung bawang ba o sibuyas. Parehas lang din naman na maluluto yan. At yan nga, igisa lang natin yan. Tapos, igigisa natin ang ating manok. Gisa-gisa lang, halo-halo, hanggang sa medyo mag-brown-brown na siya. Habang nagigisa nga pala, ay nilalagay ko na din yung patis sa pampalasa para medyo ma-absorb na ng ating chicken. Pagkatapos nga mag-isa ang manok, ay pwede na nating ilagay yung syrup ng ating pineapple tidbits. Medyo maliit nga pala yung pineapple tidbits na ginamit ko dito ha. Kaya naman naglagay ako ng additional na 1 cup of water para pag pinakuluan natin to, eh maluluto yung manok natin. Ayan nga, pagkatapos ay pinakuluan ko lamang ito ng mga 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay inilagay ko na ang ating carrots at patatas. Tapos papakuluan lang natin sila hanggang sa lumambot yung ating mga gulay. Pag medyo malambot na ang ating carrots at patatas, pwede na nating ilagay ang ating pineapple tidbits at ang bell pepper. Naglagay na nga din pala ako ng pamintang durog para pampalasa. At pagkatapos nga ay pwede na nating ilagay itong Alaska evaporated creamer. Nagdagdag nga rin pala ako ng konting tubig dyan para medyo masabaw yung ating ulam. Kasi alam nyo na, kapag may bata, kailangan masabaw ang ulam. Tapos ayan, papakuluan lang natin yan ng bahagya. So, ayan, pagkatapos ng ilang minuto, pwede na ang ating pininyahang manok. Luto na yan mga mamsies. Pero kung gusto nyo mas malapot pa at medyo creamy, pwede nyo pa siyang pakuluan pa ng konti. Ayan, ganyan siya magiging kalapot kapag pinakuluan niya pa na mas bahagya. So, okay na to para sa akin. And tikman nyo na lang kung natatabangan pa kayo o na kukulangan kayo sa lasa. So, nasa sa inyo na yan. So, ayan, para sa akin, ayos na to. Thank you for watching. Time to eat na. Happy eating. Happy lunch. Thank you for watching.